Magandang tanghali. So, welcome ulit dito sa ating video. So, for this video is magla-lunch na naman tayo, guys, no? May narinig na naman ako kumakaluskos dun sa labas. So, samahan niyo ako, guys. Kukunin natin yung pagkain natin sa labas. So, ito yung pang fifth meal, panglimang pagkain natin dito sa Taiwan. So, samahan niyo akong kunin, guys. Yo, open natin ang magic door natin. Yan, food. Kung si Luffy pa, guys. Meshi, 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 yun ang sabi ni Luffy. And, ang mabango, guys, no? Chichibugin na natin yan. So, hi guys, welcome ulit dito sa ating Chibugan, online Chibugan. So, nandito na yung lunch natin. No? Ito yung panglimang pagkain natin dito sa Taiwan, guys. Fifth meal. So, syempre, hindi mawawala yung pangmalakas ang chopstick natin. Yun, maganda naman yung chopstick nila, guys. Mahaba, no? Yung una kasi is mga ganito lang siya kaba, so mahirap. Ito ngayon, mahaba. Pangmalakas ang chopstick. And, syempre, hindi mawawala yung pagkain natin. Mabango, guys. Parang mukhang masarap to ngayon, ah. So, titignan natin ano yung laman. Syempre, ito para sa basura naman. And then, may last, may goma na naman tayo. Three, two, one. Tiyanan! Uy, sarap ng food natin, guys. Sarap ng gulay, oh. Ano? May chicken tayo na fried. Meron tayong ginisang tauge. Saka gulay na broccoli and may sitaw sa ilalim, guys, and pangmalakasang rice. Laki ng serving, guys, so mukhang mapapapiesta tayo sa pagkain, guys. Yun. Siyempre, hindi mawala yung tubig natin. Tubig lang muna, guys. Ito, water. Tapos meron dito. So, lunch ngayon. Second day ng quarantine natin. Tawag dyan. November 29, 2022. Ito ang buhay quarantine ng OFW dito sa Taiwan. So, ang sarap, guys. So, samahan nyo akong kumain ito. Samahan nyo akong ubusin ito. And, ano pang sa mga nanonood dyan, ano pang hinihintay nyo? So, kuha na rin tayo ng plato. Kuha na ng pagkain, tubig. Lagyan ng pagkain ng plato. And, let's go! Chibugan time! Yun, sarap po. Siyempre, alcohol muna, guys. Eat. Kung sa Japanese pa, itadakimasu. Meshi, meshi. Kung si Luffy. Yun, natanggal, guys. Oops, may splinters. Masira yung chopstick nila, guys. No? Masira yung chopstick. Di bali, may extra naman tayo. So, huwag na natin itong gamitin kasi kawayan kasi siya, guys. Delikado, baka masugatan pa tayo. So, meron tayo dito, guys. Extra. So, ito na lang muna yung gagamitin natin. Hindi siya ganong kahaba, pero pwede na. So, again, guys, yung food natin ngayon is meron tayong fried chicken. Meron tayong broccoli. No? Sarap ng pagkaluto. Merong bean sprouts at saka merong guys, string beans, English na tayo ngayon. Sorry guys, nakalimutan ko talaga. Makakalimutin na kasi lolo niya. So, tara! Kain tayo. Unang subo, string beans. Ah, baguio beans siya, guys. Hindi siya string beans. Sarap naman, lasang baguio beans. So, hindi siya masyadong maalat. As usual, pero masarap. Then yung broccoli nila.
Yung broccoli guys, wala siyang timpla, no? Parang pinakuluan lang siya or in-steam lang siya. Then nilagay na. So about yung eto. Ang ganda ng bean sprouts nila guys, okay na niyo. Malinis siya na matataba. Yan yung nakikita niyo naman guys. So ang ganda, malinis, matataba, tapos fresh na fresh tignan. So yung bean sprouts natin guys is wala din siya masyadong timpla. Tabang lang siya. Masarap naman pero no need to worry kasi meron naman tayong mahiwaga. Maggi sabor. Ayan. So lalagyan din natin ng konti yung gulay natin guys. Chicken nila, ang laki ng portion. No? Lalagyan lang natin dito sa gilid. Gilid lang natin yan. Ito. Guys, so, ang laki ng portion. Isang Thai part talaga siya. And syempre, di mawala yung paborito nating kanin. So, yung gulay, medyo natatabangan lang ako guys, no? Masarap naman siya in a way, pero mas, I think mag-enjoy ako kung medyo may alat-alat siya konti. So, lagyan natin ng to, manghang na hot chili, maggi sabor. Konti lang naman guys, no? Yun, pwede na yun. Kain tayo guys. Gulay. Unghang. Pero masarap guys. Ganyan yung pagkakaluto nila guys. Presko yung gulay na. Tapos stir fried lang ng madalian. Parang hapo. Masarap siya. Sarap ng kanin guys. Makikita yung pagkakalit. Ay, nahulog. Buti sa karton lang. Sa lunchbox lang nahulog guys. Yan o. Yan. So sana guys, sumasabay kayo sa pagkain natin yan, no? Para same tayo mabubusog. Sarap. Unang kagat ng manok. Unang kagat. Ang sarap ng manok nila guys. Hindi siya masyadong maalat. Marami siyang pepper. Then prinito siya. Although kanina pa siya prinito guys. Hindi siya crunchy pero juicy siya. So, kabaliktaran yung fried chicken nila dun para sa atin. Sa atin kasi guys, ang masarap na fried chicken dun. Crispy yung balat pero juicy yung loob. So dito guys, hindi. Juicy yung balat, juicy din yung loob. So masarap naman siya, no? Masarap siya, hindi masarap naman. Masarap talaga siya, guys. Sana ma-try niyo 'to. Hindi ako sure anong tawag sa luto nito, guys, pero I think fried chicken lang 'to. Sarap ng broccoli nila, guys, oh. Ganda ng pagkakaluto. Yun pala guys. Shoutout nga pala dyan sa kuya ko dyan sa Saudi Arabia. Sa Saudi siya, OFW din yung kuya ko. Kuya Elmer Diaz. So, always ka pong mag-iingat dyan sa ibang bansa. Ingat always, kumain ng marami at saka mag-iingat po sa biyahe. Driver po kasi siya dun guys, company driver yung trabaho niya. Kaya always siyang pumabiyahe.
So ingat dyan kuya, kain po tayo. And also shout out din dyan sa kuya ko dyan sa Buanga City. So kuya Edmar Diaz, shout out tayo dyan. Ingat din dyan palagi and huwag kalimutang kumain, no? May ulcer ka pa naman, so always kumain sa tamang oras. Kahit konti-konti, bahala, walang ulam, basta kumakain. Di ba kuya? Kain tayo. Yun, no? Sarap ba? So yun guys, no? Share ko lang sa inyo. Panglimang kain ko pa lang dito guys na using chopstick na dito talaga. Pero parang nasasanay na ako guys, nakukuha ko na siya kung paano yung proper technique niya. Dapat pala guys, pag nagumagamit ka ng chopstick is hindi mo lalagyan ng puwersa yung dito mo. Dapat yung saktong-sakto lang. Kasi pag lalagyan mo siya ng puwersa guys, manginginig yung kamay mo. So para sa akin lang ha, kung masyadong lagyan ng puwersa yung kumbaga, ipagaan mo lang yung kamay mo. Tinan nyo guys, oh. Diba? Subo tayo guys. Sarap ng kanin nila guys, oh. Nata chopstick mo kasi malagkit siya. Sarap. Shout out din pala dyan sa mama ko. So mama, Nenita Diaz, hi sa'yo dyan sa Nueva Ecija. Mag-iingat ka dyan palagi. So no, ingat palagi, kumain sa tamang oras and stay happy. Huwag maging sad-sad. Yun. Sarap guys. Ayun, makikita. Yung lasa ng fried chicken natin guys, parang may hint siya ng barbecue sauce, no? Parang may konting lasa siya ng barbecue sauce. Pero again, hindi siya overpowering yung lasa niya. So, saktong-sakto lang siya na malasahan mo sa dila mo yung barbecue sauce. But, nag-overpower pa rin yung flavor ng manok. Sarap siya. And yung laman niya guys is hindi siya very soft, kumbaga hindi siya lata yung laman niya. Parang matigas siya. So kung nakakakain kayo sa barbecue ng Mang Inasal guys, no? Ganun yung texture. Yung texture guys, hindi yung lasa. Yung texture ng laman niya is ganun. Parang matigas siya na masarap. No? Masarap siya kahit hindi natin isaw-saw sa sauce. Pero itry natin kung anong lasa niya pag lagyan natin ng magic sabor konti. No, ng liquid seasoning. Konti lang guys, yan. Mga dalawang tulo lang. Try lang natin. Masarap siya guys, no? Pero masarap naman siya. Kaso nga lang, parang nawawala yung flavor ng manok. Napapalitan siya ng flavor ng magic sabor. Nawawala yung essence ng manok. So, mas mag-enjoy ata. Para sa akin guys ha, parang mag-enjoy ako pag eto lang, hindi ko nalalagyan ng magic sabor. Yung gulay lang lalagyan ko. Etong manok, okay na to kung ano siya. Yung kanin. Yan, kanin. Kugob. Then, beans. Yan, pala kaluto sa beans. Yan guys. Half cook siya na stir fried. Nilagyan natin siya ng konti yung magic sabor. Then yung bean sprouts natin. Yan guys. Bean sprouts.
Yung meal nila dito guys pala, no? Yung meal dito sa Taiwan na sa quarantine akong nakakain ko. I don't know pag nasa labas na ako. Pero dun dito kasi sa quarantine ko, napansin ko yung meal nila is balance. Dapat balance. So, kung may protein ka, may meat ka, dapat may gulay ka rin. No? Yan yung hindi nawawala yung gulay dito sa kanila guys. Pag kumakain ka, dapat always may gulay. Kaya pala healthy yung mga Taiwanese friends natin, no? Healthy nila kasi hindi nawawala yung gulay nila, which is maganda naman, magandang reason naman siya. Yun yung mga vegetable nila guys, yung gulay nila makikita ko talagang fresh na fresh ka, no? Wala kang makikitang any signs ng pagkalanta ng gulay kasi halatang presko. Kahit luto siya, malalasahan mo presko siya. Itong beans nga, oh, parang nung pagkainin mo, parang kakapitas niya lang. Half-cook lang siya, pero masarap. Yung chicken ko guys, meron pa malaki guys, oh. Malapit ko na maubos yung kanin ko, pero yan yung chicken ko ha, yung manok. Kamayin ko na lang. Ayan guys, malaki pa. Malaki pa ng chicken, so kailangan kasi natin to ubusin guys. Kasi pag hindi natin to iubos, mamaya meron na namang dadating na bago sa pang dinner natin. So, hindi na naman natin makakain. So, sayang din naman kasi binigay sa atin ng libre. So, dapat ubusin na lang natin. Hmm? Masarap naman siya guys. Maubos mo naman talaga. Sorry, nag-log. Yan guys, so tingnan nyo yung butil ng kanin nila. Yan, napapakita ko yung likod. Hirap. Yan. Yung butil ng kanin nila. Ang ganda. Mataba siya na sticky. Pagkainin mo siya guys, perfect yung pagkaluto. Hindi siya tutong, hindi siya basa, hindi rin siya hilaw. Takto lang. Lutong-luto. Okay. Nakakatawa nga guys, no? Check lang ko lang. Kasi yung gawa namin dito, naka-quarantine, hihiga, nood ng TV. Tapos kung wala ibang gagawin kasi andito lang sa loob ng kwarto guys. So magugutom at magugutom ka talaga kahit hindi ka gumagalaw. Kasi wala kang ibang ginagawa. So sabi pa ng mga kasamahan ko guys dun sa GC, nagchat-chat sila dun sa mga kabilang kwarto. Kaya pa. Uy guys, may kumakalaskas na, pagkain na yun. So, pag kumakalaskas na kasi dun sa labas guys, parang may tunog na ng mga plastic. Tumutunog na yung mga plastic. Eh lumalabas na kami, sinisilip na namin dun. Kasi, sure ako, pagkain na yun. So, nakakatawa kasi parang pagkain lang yung hinihintay namin dito. Sana, hindi tayo mag-additional ng timbang kasi meron pa tayong medical after quarantine. So, kailangan din natin mag-exercise after kumain. Yun. Ulit guys, sa mga bago pa lang sa ating channel, na bago pa lang nakapanood sa ating video, so please like and subscribe na din po para always po kayong updated dito sa mukbang natin dito sa ganap buhay natin dito sa Taiwan, no? Sana mag-enjoy kayo sa ating pagkain. Sana nakikisabay din kayo guys. Yun. Bean sprouts.
Sarap guys, parang naubos ko na yung gulay kasi sa manok, no? Masarap kasi yung gulay nila. Kainin ko guys, pobos na rin. So, matitira nito, matirang matibay yung manok. Yan pala guys, bago ka makalimutan. Shoutout pala dyan sa katrabaho ko dati dyan sa KCC Mall de Zamboanga. So shoutout sa iyo, pareng Michael Oriola. No, katrabaho ko yan siya guys dun sa KCC Mall de Zamboanga noon, way back noong andun pa ako sa Pilipinas. So mabait na pare yan, mabait na kaibigan yan. So masipag din. And most importantly, wapo din yan. So search nyo guys sa Facebook, Michael Oriola. Ay sa'yo pre. Kain tayo. There's a plus subuk ng broccoli. Rup. So yun guys, may natira pa. Ayaw magpa-chopstick, eh dito suki natin. Yun! Yan, laki pa natira ng manok natin. Yun o, yan. Sarap ng pagkakaluto. So, last but not the least, the monster chicken. May nagsabi nga guys dun sa isang video natin na nag-comment. Masarap naman ng buhay dyan. Natutulog-tulog lang, kain-kain lang. Masarap daw yung buhay. Sabi ko, opo, masarap naman ng buhay kasi sagot naman to ni company. So, libre naman to ang quarantine natin. Libre po lahat pag naka-quarantine kami dito. Yun nga lang, after 7 days, so magsa-start na kami sa yung kumbaga totoong mundo ni Taiwan kasi after 7 days nito guys, mag-start na kami sa trabaho namin. So ayun, medyo pagod na yan and wala na siyang masyadong oras, pero okay naman kasi yun naman ang pinunta natin dito, no, para magtrabaho. So pagbutihin natin yung trabaho natin and may mga rest days naman din tayo para makapag-enjoy sa ating sarili. So sa ngayon, eto muna. So, enjoy lang muna natin ang pagiging quarantine para hindi mabagot. Then at the same time guys, no, nag-aaral din ako sa mga salita nila para in case of andun na tayo, katrabaho, at least may alam tayo kahit yung mga basic lang ng mga kung paano magbilang in Chinese, paano magsabi ng hi, hello, paano magsabi ng thank you, paano magsabi ng welcome, paano magsabi ng good morning. Kasi yun naman yung talaga ang importante guys. Yung mga salita rin, kumbaga yung mga magic words, yun ang dapat na pag-aralan natin una pa. Kasi yun ang magagamit natin always, no? And hindi naman tayo din mahirapan masyado pag andun na sa trabaho. Kasi may mga translator naman din sila, no? May mga broker naman tayo na mga nagtatagalog na Chinese. So alam nila paano magtagalog, doon yung mahihirapan. Pero mas okay na yung may alam din tayo, no? Kahit para at least gagala tayo, may alam tayo guys. Susubo na naman tayo. Ay nahulog.
I hope no, sumasabay kayo dyan sa pagkain natin para kung lumalamon ako, lumalamon din kayo dyan. Sabay-sabay tayo mabusog, guys. Huh? Yun nga, ginamit ko na yung mahiwagang kamay ko kasi medyo nahihirapan ako sa chopstick. Pero hindi ako, I won't give up on chopstick. So ito lang yung ginagawa ko, guys, no. Kada kumain, binibideo ko, binablog ko at ina-upload. So yun lang kasi parang libangan ko na rin din, guys, para hindi ako mabagot dito sa loob ng hotel. Yung pala, guys, yung mga nagtatanong kung saan ako, nagtatanong kayo saan ka kabahin ba sa Taiwan. So nandito po ako, guys, sa Taiwan, Tainan. So sa sentro po talaga ng Tainan City, sa Oriental Hotel. Dito ako nagko-quarantine. So ang magiging dormitory ko after quarantine, kung saan kami titirize, hindi ko pa alam, guys. Pero sure ako nasa Tainan lang din yun. Pati yung tatrabahuan ko is Tainan lang din. Sarap ng lasa ng manok. Yes. Sabi yan ng iba, no? May nag-comment din doon. Ano ba yan, kuya? Dapat kamayin mo na lang yan kasi nasanay tayo. So gusto ko nga naman kamayin, guys, no? Masarap talaga kumain pag nagkamay. Pero mas pinili ko yung gumamit ng chopstick muna para matuto ako. Kung matuto na ako, kung expert na ako mag-chopstick, gumamit ng chopstick, so pwede na tayong magkamay. So sa ngayon muna, china-challenge ko muna yung sarili ko na mag-chopstick kahit nahihirapan. Kasi alam nyo, guys, andito tayo sa Taiwan na may instances talaga na mapupunta tayo sa mga formal dinner or formal na kainan. So pag doon kasi, hindi ka naman pwedeng magkamay or magkutsara, diba? As a respect for their culture, so dapat marunong kang mag-chopstick para hindi naman nakakaya sa kanila, no? Kasi tayo yung, again, guys, tayo yung andito sa bansa nila. So tayo dapat ang mag-adapt, tayo dapat ang mag-adjust, hindi sila. So kung ano yung traditional nila, ano yung ginagawa nila, dapat matuto din tayo, guys. Pero not to the extent nakakalimutan natin yung kultura din nating mga Pilipino. So hindi ko nakakalimutan, guys, ang sarap kaya kumain ng magkamay. Kaso nga lang, ngayon, i-challenge ko muna yung sarili ko paano gumamit ng chopstick. So hindi pa nga ako masyadong expert, guys, so kasi ginagamit ko pa yung kamay ko. Pero soon, sa mga videos natin soon, sana chopstick na talaga, wala ng kamay-kamay, no? Sa ngayon, pagpasensyahan nyo muna ako. Gagamit muna ako ng dual SIM muna ako ngayon, chopstick and kamay. Parang cellphone. Pag ako kasi kumain ng manok, guys, dapat yung buto-buto niya, walang laman, dapat simok talaga. Ito yun ang masarap, eh. Sayang din. Tanggal. Yun. May papitik-pitik pa si kuya, eh. Sarap nito, guys, yung parang utak-utak niya sa loob ng thigh part as a breast part. Yung sa buto niya. So, kasi pinakamasarap, guys, eh, yung mga karne na malapit sa buto, dumidikit sa buto, yung paborito ko.
Yun. Wala na. Ano yun pa? Ba? Yun guys, boss. Hug-hug. So thanks God. Thank you God sa pagkain. Busog na naman. Busog na naman ang kuya niyo. So again guys, itong chapstick nila disposable. So dapat tapon natin ng maayos. Chapstick and basura na. Tissue. Yan. Tapos ito guys, yung chapstick natin kanina na damage siya kanina. Kawayan kasi siya, pag gagamitin mo to, pwede ka masugatan. So, pag sa iba dyan guys, pag may nakita kayong mga ganito, huwag nyo na lang gamitin chapstick na to. Kasi delikado din. Ngayon, yun isasara natin. Lalagay sa plastic. So, hanggang dito lang muna tayo guys, no? If bago pa lang kayo sa channel natin, again, please like and subscribe para always updated sa mga videos natin. And if may questions kayo sa akin or about dito sa Taiwan or ano ba, please comment lang at sasagutin natin yan. Kung hindi ko siya masagot, hindi ko alam, magtatanong tayo sa mga kaibigan natin na andito din sa Taiwan. So, yun lang muna guys. Ingat always and stay happy, stay healthy. Bye-bye.